you, Jesus. God is good. Glory to God. Hallelujah. Ano kaya mga kapatid? Na sa tuwing pagising natin sa umaga, we find out that our ref is full of food, na yung ating mga purses full of money, our car full of gas, ang ating youth and vitality is restored. Well, my brothers and sisters, that's the way God's compassion, mercy, and faithfulness is. He gives us our needs, not earlier, not later, but always the right time. And nothing we truly need is being withheld from us, because God is always faithful. Woo! Glory to God. Hallelujah. So that's our topic for today. Ito po ang ating pag-aaralan. At habang kayo'y nakatayo, iilan lang naman na kami dito sa loob ng church dahil sa prohibition pa, restriction. Pero this doesn't keep us from joining together, from coming together to praise, to worship, and to hear God's word. At alam namin, ang mga kasama namin na nandyan sa kani-kanilang mga tahanan, nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas, maging sa labas ng Pilipinas, sa ibang bansa, ay kasama namin sa umaga na ito, because God is with us. So, let us read the word of the Lord. Ang ating scripture verse ay mula sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Ang sabi riyan, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Sabi po sa Tagalog, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Purihin ng Diyos sa pagkabasa natin ng Kanyang salita. Let us pray once again. Hallelujah. Ama naming Diyos, kami lubos na nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri sa inyo, sumasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan, dahil sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong kalayaan, Panginoon, at sa iyong kapatawaran sa amin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Maraming salamat sa umaga na ito na kay ganda, na punong-puno ng pagpapala, Panginoon, sa mga naniniwala, nagtitiwala sa iyo, Panginoon, O God. At dalangin namin ang iyong salita na aming pag-aaralan sa umaga na ito, lakipan nyo ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang makapag-minister ito sa lahat ng mga nakikinig sa umaga na ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ako na iyong lingkod na gagamitin, hiwalay sa iyo. Truly, Lord, I can do nothing, O God, in Jesus' name. Itago nyo lamang ako sa iyong sa likuran ng iyong krus, upang kayo ang malarawan, kayo ang makita, hindi ako, at ang tinig nyo lamang ang marinig ng aking mga kapatid, O Diyos. Salamat, Panginoon. Continue to let your word sink deep in our spirit so that it will be nurtured, Panginoon, at ito'y lumago at magkaroon ng bunga, Panginoon. At kaming lahat na nakikinig ng iyong salita ay patuloy na bigyan nyo ng kapangyarihan, kakayahan, upang, Panginoon, matutong sumunod sa inyo and obey all your commandments to us. We thank you, we praise you for the victory and success. In Jesus' name we pray and we say, Amen. Let's be seated, my dear brothers and sisters. Purihin ang Panginoon. Nawala yung screen natin. Dito sa wala. Praise God. So,
Mga kapatid, ayon sa ating pag-aaralan sa umaga na ito about the Lord's faithfulness, that He is always faithful, makita natin ang ating Diyos, our God, our Lord is always faithful and true. Sa lahat ng Kanyang mga sinasabi, sa lahat ng Kanyang mga pangakong binitawan para sa ating lahat, we really can rely on those promises, mga kapatid. Dahil ang ating Diyos, He is as good as His Word. God is good as His Word. At ang Kanyang salita shall become true. He says what He means, and He means what He says, mga kapatid. And makita natin dito, pangako ng Lord, sabi doon sa Kanyang salita sa Biblia, in fact, He is watching for His words, for His promises to be fulfilled in our lives. May palabra de honor ang Diyos. Hindi kagaya sa atin ng mga tao, mga ngako, pero napapako ang mga pangako. Amen? Yung ating screen dito nawawala. And then makita natin mga kapatid, He is a covenant-keeping God. God is a covenant-keeping God. His promises and covenant sa ating lahat is yes and amen in Christ. And He keeps His covenant and promises forever and ever. Pag sinabi natin yung covenant, meron si Lord sa atin, may agreement na, may kontrata na. Kaya hindi niya sisirain yung kontrata, yung agreement na ginawa niya sa bawat isa sa atin. In fact, God's faithfulness is not average. Ibig sabihin, yung faithfulness ng Lord is great and limitless. Kasi nga, sabi ng Lamentations chapter 3, verse 23. Kaya nga sabi ko kanina, ano kaya? Sa tuwing gumigising tayo, nakikita natin, punong-puno ng pagkain ang ating ref, ang ating mga purses puno ng salapi. Kasi si Lord, talagang kapag siya'y nagpala, super abundance, rumaragasang pagpapala, parang flood. Kapag merong baha, hindi mo mapipigilan ang pag-agos ng malalakas na tubig. Amen? Glory to God. So, makita natin yung salitang faithful. When you say faithful, it means true to one's word, steady in allegiance, loyal, trustworthy, dependable. In fact, ang ating Lord talagang consistent. Pag sinabi niya, hindi talaga nababago, consistent siya. Hindi nababago, maging ang standard niya. So faithful is, kapag ang tao ay faithful, even the Lord who is faithful, makita natin tapat, mapagkakatiwalaan, maaasahan, at mapananaligan. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, mahalaga po talaga ang katapatan. Bakit? Bakit mahalaga ang katapatan? At ang katapatan, mind you, is isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 22. So makita natin, importance of faithfulness. Why is it important? Faithfulness is important because it brings blessings. Sabi sa Kawikaan 28, verse 20, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya. So makita natin yung faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished.
Mga kapatid, nawala sa tao ang kapangyarihan ibinigay ng Diyos nang siya'y magkasala. There are two types of blessings in general. Isa, yung tinatawag na common blessings. And the other one is called unique blessings. Dito sa common blessings, makita natin common blessings such as rain, sunlight, etc. Ito yung mga nararanasan ng sinuman. Diba sabi sa Bible, ang Lord ay pinaparanas sa mabubuti maging sa mga masasama. Yung ulan, yung araw. May mga kapatid, dito sa common blessings, one doesn't have to be a faithful child of God to receive it. Dito naman sa unique blessings, makita natin dito, mararanasan natin yung mga spiritual blessings, physical and material richness. Yung mga physical blessings, yung kailangan natin ng mga pagkain, shelter, yung ating mga clothing. So yun po yung mga blessings na tinatawag na unique in, dahil ito'y available only to God's children. Pero sabi ng iba, bakit? Hindi ba kami anak ng Diyos? Yes, mga kapatid, lahat tayo nilikha ng ating Panginoong Diyos, pero ang kinoconsider lamang niya, mga tunay na anak niya, ay ang mga tao na tunay na nilagay ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa buhay na Diyos, na makapangyarihang Diyos, yung mga marunong sumunod. They follow and obey God's laws. E paano ka masasabing anak ng Diyos kung ikaw ay lapastangan sa Kanya? Hindi ka sumusunod. In fact, ang iyong sinusunod ay yung pita ng iyong laman, ang mga self-wills, instead of doing God's will. So there you go, mga kapatid. Ano po, bakit mahalaga ang blessing sa atin? Ito, yung areas of life that brings blessings. Ano-ano ang mga areas sa ating buhay na nagdadala ng pagpapala sa atin? Una, by being faithful to God and His Word. Paano ka maging faithful sa ating Diyos at sa Kanyang salita? Siyempre, you have to know His Word. Kikilalanin natin ang tunay na Diyos sa pamagitan ng pagbabasa, pagme-meditate, pag-aaral, araw-araw ng salita ng Diyos. Yung mga pangako niya sa atin, know God's Word by heart. Kasi kapag alam natin ang salita ng Diyos by heart, tayo'y inilalayo sa paggawa ng kasalanan. Kinakailangan, pinapakita natin na ang Diyos lamang talaga ang ating minamahal. We put God first above all. We love Him with all of our heart, our soul, our mind, and our strength. Praise the Lord. And we wait upon the Lord for our sustenance. Letter B, by being faithful to the local church, lahat tayo na nandito, maging yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan na members ng GEM, Kabanatuan and Baliwag, tayo ay isang pamilya dito sa church. At dahil pamilya tayo, kailangan makita sa atin ang pag-submit. Yung submission, napakahalaga. Naalala ko lang ang aming spiritual directress sa God's Victorious Army na si Sister Death Saison. Lagi niya ginigiit sa mga GVAs na napakahalaga ang submission sa authority, sa leader. So, dito sa church, kailangan submissive tayo kay Pastor Eric, kay Pastor Ding,
sa lahat ng mga elders, sa mga leaders ng church. Kahit tayo sumusuporta sa kanilang mga ministry. Yung pagpapagal na ginagawa nila, binibigyan natin ng kahalagahan. Pinoprovide natin ang kanilang mga pangangailangan. Lalo na kapag full-time talaga sila. E sino ang maaasahan ng ating mga pastor? Kundi tayo sa loob ng iglesia. Kinakailangan makita sa atin yung unity in the spirit, yung harmonious relationship ng bawat isa. Amen? Praise the Lord. So be faithful to our local church. Pwede ka naman bumisita sa ibang denominations or ibang church. Bumibisita ka lang, pero you do not belong there dahil you belong to this family. You belong to this church. Kaya yung loyalty natin, hindi lamang kay Lord. Loyalty natin nasa local church natin. Amen? Although pagharap natin sa Panginoon doon sa kalangitan, hindi natatanungin, saan ka ba nabibilang? Ano ba reliyon mo? Saan ka denominasyon? No! Ang tatanungin sa atin ng ating Panginoon, nananampalataya ka ba kay Jesucristo na siya'y tunay na Diyos, tagapagligtas ng buhay ng bawat isa? Amen? Pinakamahalaga yun. Kaya kailangan kilalanin natin talaga si Jesus Christ sa ating mga buhay. So, ano pa? Areas sa ating buhay that brings blessings by being faithful to your family. Mahapatid yung ating mga natural families. Ang mga asawang lalaki, mahalin nyo naman ng todo yung inyong mga asawang babae. Kung paano mahal nyo yung mga sarili, iniingatan nyo. Mahalin nyo yung mga babae, kailangan alamin ninyo ang kanilang mga kahinaan. Alam nyo mga babae, napakadaming kaartehan. Hindi yan sasabihin sa iyo ang totoo na nararanasan niya kahit galit na sa iyo, nagtatampo na sa iyo pag tinanong mo, hindi, wala naman akong problema. Ano problema? Wala, wala akong problema. Pero ang laki pala ng problema, galit pala sa iyo, may sama pala ng loob sa iyo. Ang mga lalaki, hindi naman sila manghuhula, hindi nila mahulaan. Ano ba nangyayari sa misis ko? Parang may topak. Diba? So, kinakailangan ng mga lalaki maging sensitive sa mga asawang babae. Diba? Huwag kaligtaan yung kanilang mga birthdays, mga anniversaries ninyo. Huwag kaligtaan na lagi siyang purihin. Diba? Sabihin ang kanda-ganda. Kahit na nadagdagan na yung mga taba dyan sa katawan, kahit lumobo na yung dyan, yung mga bilbil, maganda pa rin siya sa paningin mo. Pinakasalan mo eh. Diba, Brother Gary? Brother Barry? Diba? Praise the Lord! Mga asawang babae, submit nyo ang inyong mga sarili sa inyong mga asawang lalaki. Ako, for one, I can say this with truth, with boldness, kasi ako, hindi naman sa pagyayabang, talagang sobra akong submissive sa aking asawa. Kahit hindi pa ako talagang, hindi pa malalim ang aking relationship sa kanya, pero ako'y masunurin talaga sa aking asawa, kaya nga nasanay siya eh. Pero sabi ko, dibale na lang, nakasanayan na eh. Ano pang magagawa ko? Masarap naman paglingkuran ang mahal mo sa buhay eh. Diba? Hanggang pumuti ang aming mga buhok. Hanggang malagas yan. Diba? Hindi nagbabago ang ating pagmamahal sa ating mga asawa. Mga anak, makinig mabuti. Ano ang sabi ng Biblia? Mahalin. Igalang ang inyong mga magulang in the Lord, sabi. Kaya wala kayong choice kundi sumunod sa sinasabi ng Panginoon. At napakalaki ng blessing kapag ang mga anak marunong gumalang, marunong magmahal sa magulang, kasi hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sa ang future nila ay magiging maganda, magiging masagana ang buhay nila at humaba pa ang kanilang mga buhay. Ang mga magulang naman, huwag natin i-provoke ang ating mga anak to get angry. Huwag sobrang higpit. Naku, ang mga millennials ngayon, ibang utak.
Kaya kailangan marunong tayo sumayaw sa tuktugin nila. Huwag masyadong mahigpit, huwag naman sobrang lenient. Baka mamaya magwala na ang mga yan eh, ikaw na rin mamroblema later on. Diba? So kailangan tayo bilang magulang, ang ginagawa natin bilang parents, we bring them up in discipline and instruction of the Lord. And another areas of our life that brings blessings is being faithful to your finances. Mga kapatid, you have to plan your expenses with great care. Kapag kayo sumweldo na, huwag mag-isip kaagad kung anong pwedeng bilhin. Huwag kaagad ang isip, gagastusin ko ito. Lalo na sa panahon ngayon, full of uncertainties ang ating future. Kapag kumikita ang bawat isa, matuto ako, I have learned from my experience. Totoo lang. Kailangan pa ako paluin ng Panginoon para magising sa katotohanan. Pero naman, nung nagising ako sa katotohanan, natuto ko yung aking leksyon. I can say with all honesty and boldness, mga kapatid, I am free from debt. Wala po akong utang. Kaya may peace of mind ako sa aking pagtulog. Kahit simpleng buhay, kung ano lang nandyan, kung ano lang hawak mo, doon ka lang. Huwag kang sumobra sa kinikita mo. Ang gastos mo, mas malaki kaysa kinikita mo. Huwag ganun. Kailangan maging faithful ka sa pagbibigay ng inyong mga ikapo. Eto na naman tayo. Whenever we speak about money inside the church, it always ends up with giving. Diba? Totoo yan. Kasi kung marunong talaga tayo na i-set aside ang ating mga ikapo, magiging lifestyle na natin. Hindi na tayo mag-i-struggle. So, pay your tithes. Bring your tithes or give your tithes on time. Huwag nyo nang hihintayin pa na patagalin pa sa inyong mga kamay. Baka gastusin nyo pa yan. Mahihirapan na kayong ibalik yan. So not only ang bawat isa sa atin maging faithful sa ating tithes over and above, kailangan din tayo marunong magkaloob, mag-offer kay Lord yung ating mga cheerful and wholehearted na giving. Masarap magpala sa kapwa, mga kapatid. Mga kapatid, sa totoo lang, kapag may pagpapala tayong hawak, napakasarap magpaligaya ng tao. Praise the Lord! Eh nung nakaraan lang, meron akong blessing na natanggap. Sabi ko, this time, kasi indami ko namang mga kapatira na nabe-bless din. Sabi ko, this time ang aking family, mga pamilya ko sa Zamboanga, and I pray and I hope na meron sa kanila na nanonood sa oras na ito. Sabi ko, magpapadala ako ng mga material things sa kanila. Magpapadala ako sa kanila ng pera. Kaya inisip ko, si ganito, si ganun, yung mga pangalan nila. So, distribute lang kung ano yung kaya ko. Basta galing sa puso. Masayang-masaya silang tumanggap. Hindi ba napakasarap ng feeling kapag nakikita mo yung tao na papaligaya mo? Kaya nga kailangan, lagi tayo binebless ni Lord para tayo maging blessing sa iba. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! We also have to be faithful sa ating bansa para tayo'y ma-bless. Tayo, pwede naman tayo ipinanganak sa ibang bansa, pwede naman tayo maging Inchik, maging Hapon, maging Kano. Di ba? Pero, dito tayo nilagay ni Lord sa bansang Pilipinas. Pilipino tayo, mahalin natin ang ating bansa, ang pagiging Pilipino natin, huwag natin ikahiya. Kinakailangan, pinagpe-pray natin lagi ang ating bansang Pilipinas. Napakadaming gulo, napakadaming problema ang bansa. Pero kung araw-araw tayo'y nananalangin, maging yung mga nasa authorities, kasi kapag tayo'y naghimagsik against the government,
it's as if you are rebelling against the Lord God. Panahon ni Apostol Pablo, panahon ni Jesus, napakasama ang gobyerno. Pag binasa niyo ang Biblia, makita niyo. Marirealize niyo, napakatindi. Si Emperor Nero na lang. Napakasama na namuno sa Rome. Kaya ang daming galit mga Hudyo. Pero ano sabi ni Apostle Paul? Pray for them. Submit unto their authorities kasi may blessing talaga ang pag-submit natin sa authority. Si Lord ang magdidil sa kanila. Kung meron sa ating gobyerno hindi gumagawa ng tama, o kung sila ay corrupt, kung sila ay maraming mga ginagawa na labag sa atin bilang mga citizens of the country, the Lord will deal with them. Basta tayo nagpe-pray, bahala si Lord. Amen? But we need to pray for them. Kaya nga tayo sumusunod, ibinaba ng gobyerno, protocol, lockdown. Kaya nga, nasabik tayo talaga sa bawat isa, no? Mahigit isang taon na tayo nasa global pandemic. How we pray na dumating ng araw, COVID-free na ang Pilipinas! Zero infection, zero death! Amen? Praise the Lord! Ano pang area sa ating buhay that brings blessings? By being faithful at the workplace. Mga kapatid, obey your employers as long as their wishes don't contradict God's word. Huwag kayong magnakaw, or tama ba yung Tagalog ko? Huwag nakawin ang employer. Nakawan. Pasensya na, hindi ako Tagalog eh. Sambuanggenya ako, Chabacano ang aking dialect, kaya medyo pilipit ang dila ko pagdating sa Tagalog, pero alam ko naiintindihan ninyo. Purihin ang Panginoon. Don't steal from your employer nor deceive him. Work for your employers as if you are working for the Lord. Ang mga employers naman should trust or should treat their employees with respect, because God will judge them that oppresses their employees. Amen? So, glory to God. At ngayon, mga kapatid, number two tayo sa importance of faithfulness. Faithfulness is important because it brings redemption. Sabi sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi pa dito, kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, if we remain faithful to the Lord until our death, we will, brothers and sisters, see eternal salvation. May kasiguruhan ang ating eternal life. So, walang iwanan kay Lord. Huwag tayo lumayo sa Panginoon. All the more, itong panahon na nandidilim ang buong paligid natin dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan. Kailangan lagi tayong konektado sa ating Panginoong Diyos. Amen? Those who will survive the tribulation will be spared, will be saved, and they will continue to live until the millennial kingdom. Napakasarap ang pangako ng Panginoon.
Kaya nga sabi ni Pastor Eric nung mga nakaraang turo niya, huwag tayo matakot. Diyan sa mga propesya o sa mga babala na ibinibigay sa atin, ibinababa yan so that we will prepare ourselves. Hinahanda natin dapat ang ating eternity. Iiwanan natin ang lahat dito sa daigdig. Yung magagarang kotse, sasakyan, magagandang bahay, madaming investments, maraming pera sa bangko, lahat yan maiiwan natin. Sinong makikinabang dyan? Ang mahalaga, kung ano, ang mga blessings na natatanggap natin mula kay Lord, we make very good use of it, at patuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon para hanggang sa ating pagharap sa Panginoon, sigurado ang ating mga kaligtasan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! And number three, mahalaga po ang faithfulness because it brings you to your inheritance. Sabi sa Josue, chapter 14, verse 9, kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko ng aking at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. Napakagandang promise ng Lord para sa atin. Glory to God. Praise the Lord. So, mga kapatid, ang ating inheritance has been legally bought and paid for by our Lord Jesus Christ. It is legally ours. May title deed tayong hawak sa ating inheritance. Kaya walang sino mang pwedeng nakawin o agawin yung inheritance na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. We possess the title deed of our inheritance bilang mga tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Glory to God. So, ang pangako ng Panginoon sa atin, kailangan lagi natin ito isaisip, believe by faith in your heart, na talagang ito, pangako ni Lord, mangyayari sa atin at sa ating mga families. So don't let Satan steal our most precious or prized possession. What is our prized or precious possession? Walang iba kundi ang ating spiritual inheritance. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, at maging kayo dyan na nanonood sa pamamagitan ng FB live stream, how can you experience God's faithfulness in your life? How can we experience God's faithfulness in our lives? Well, una, may experience natin yan, ang faithfulness ni Lord kapag tayo nag-i-struggle. When we struggle, kapag meron tayong pakikibaka sa buhay. Ano sabi sa Numbers 23:19? God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos. He is sovereign. Hindi kagaya sa atin na mga tao, sabi ko kanina, when we promise, pwedeng mapako ang ating mga ipinapangako. Minsan, hindi man natin sinasadya, nalilimutan natin. Kaya sorry na lang sa iba kapag nalimutan. Pero ang Lord never
Mga kapatid, meron ba siyang sinabi? May ipinangako ba siya sa atin? May sinalita ba siya sa atin na hindi niya ginawa? Meron ba siyang mga pangako na binitawan para sa bawat isa sa atin na hindi niya pinulfil? Wala. Hanggang ngayon, noon, hanggang ngayon, nararanasan natin ang mga pangako ng Lord. Hindi nagbabago ang mga salita ng Diyos sa atin, mga kapatid. All of us experience struggles in life. Walang sino man sa mga tao na hindi nakakaranas ng mga hard times sa buhay. Ang ating mga struggles pwede sa ating mga finances. Meron tayong financial struggles. Meron tayong physical struggles. Nag-i-struggle tayo dahil merong sakit at karamdaman ang ating mga katawan. Hindi man tayo mismo, may mga pamilya tayo na nasa banig ng karamdaman. May pamilya tayo. Ako, sa totoo lang mga kapatid, may kapatid ako ngayon na kinikemotherapy. Ang kapatid yung sumunod sa akin na si Merid. Sa October 6, pangalawang session na niya para ikemo. Fourth stage cancer sa breast. May problema pa sa puso. May diabetes. Pero gustong-gusto pa niya mabuhay. Grabe ang faith niya. Kaya naman hanggang ngayon, mga kapatid, kahit na pagkatapos ang unang session ng chemotherapy niya, siguro mga dalawang araw o ilang araw lang, nakakatayo na siya. Nakakapunta na siya ng comfort room, kusina. Hindi ba blessing ng Lord yun? Hindi ba favor ng Lord yun? Hindi ba blessing ni Lord yun sa atin? Because of His faithfulness to us? Praise the Lord! Kaninang umaga habang nagdo-dawn watch kami, may nag-message sa akin isang kapatiran sa Amerika. Ang sabi niya, Sister Dali, nagpadala ako sa video account mo, $50 para medical aid para sa kapatid mong si Merit. Grabe! Naiiyak ako sa katapatan ng ating Panginoon. Saan kami kukuha ng mga malalaking halaga para sa paggamot ng kapatid ko? Pero on a daily basis, umaasa lang kami sa Panginoon. Si Lord ang umihipo ng mga kamay para ipagkaloob ang kanyang mga needs, pagkagastos. Pag may cancer ka, sakit ng mayayaman. Ating kapatid na si Sister Anne, pag-pray natin that God will see her through at gumaling siya. Amen? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin si Lord. When your mind is flooded with difficulties, choose to focus on God's love, mercy, and faithfulness. He doesn't promise to prevent problems from coming into our lives, mga kapatid, but He does promise to see us through. Hallelujah! He does not fail, He does not falter, nor change. Every promise will be kept by the Lord. His word is true. We can rely on the word of God. Kaya mga kapatid, find strength in God. Trust Him always. Encourage yourself in the Lord. He is steadfast. Be steadfast sa ating faith. Immovable sa ating pananampalataya. Maraming mga problema ang darating pa. Pero kapag focus tayo sa ating Panginoon, makakaya natin ang lahat. We will overcome. At kailangan magsik tayo ng prayers sa ating mga leaders sa church, sa ating mga pastor sa iglesia.
because they are in authority also. Sila'y representative ni Lord dito sa daigdig, dito sa church, upang ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin, ang mga struggles natin, ay pakialaman ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord! Number two, we can experience God's faithfulness when we are tempted. 1 Corinto chapter 10 verse 13 says, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Huwag niyong isipin, oh, sobran na. Hindi ko na kaya, tindi na ng problema ko. Meron pang mas matindi na nakakaranas ng problema kaysa sa iyo, kapatid. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Purihin ng Diyos. God's faithfulness is manifested in His not allowing sa bawat isa sa atin bilang Kanyang anak to be tempted beyond what we can endure. Alam ng Panginoon kung hanggang saan lang ang kaya ng bawat isa, mga kapatid. Kung hindi na natin talagang kaya, eh si Lord na ang bahala. God will do the rest. Kung kinakailangan, He will carry us in His arms para tayo'y tulungan, mga kapatid. When you are tempted, some of you who are listening right now, some of you are being tempted. Grabe ang temptations na dumadating sa inyo. On your own, hindi nyo kaya na ma-overcome ang mga temptations na ito dahil sa inyong kahinaan. Pero kung itiwala nyo ang mga yan sa ating Diyos, ang Panginoong natin ang siyang tutulong sa bawat isa sa ating mga kahinaan upang tayo'y lumakas para maharap natin ang mga tukso na yan at pwede natin iwasan ang mga tukso na dumadating sa buhay. Meron nagpa-pray sa akin, mga kapatid. Sabi niya, Hati Dali, tulungan mo ako. Sa'yo ko lang talaga ito sinabi. Hindi ko na kaya. Gusto ko na talagang makawala dito. Alam mo ba? Araw-araw, ito ang struggle ko. Hindi ko malagpasan. Hindi ko talaga, pag dumating yung temptation sa akin, yung pita ng laman ko, hindi ko talaga maiwasan. Tulungan mo ako. Pag-pray mo ako. Sabi ko, kung ako lang, wala akong magagawa. Dahil tao din ako, punong-puno ng kahinaan. Pero ang tatawagin nating Diyos na makapangyarihan sa lahat, may magagawa at kayang-kayang i-deliver ka dyan sa iyong mga kasalanang ginagawa. Kayang-kaya ng Diyos ilayo ka sa anumang temptations na dumadating. At dali, sabi niya, isa pa, alam mo, sa pinagtatrabahuan ko, hindi ko maiwasan matukso kasi ako ang hawak ko yung kaha. Kaya talagang hindi ko sinasabi, kumbaga nag-focus ako, kumukuha ako ng pera sa kaha. Hindi ko talaga maiwasan, gusto ko nang iwasan. Pero hindi ko nakakaya. Talagang pag nakikita ko yung mga perang binibilang ko araw-araw, para bang ang lakas ng pagtawag ng tukso sa akin na kumuha. At hindi niya yun sinasabi sa kanyang boss, sa employer niya. Pwede pala yun, ano? Sa bagay, sa ating bansa nga, daming mga nangungurakod na uminsan eh, hindi mo na nadidiskubre. Pero mga kapatid, tapat ang Diyos
sa ating kahinaan, kayang-kaya niya tayong palakasin at ilayo sa lahat ng uri ng tukso. Amen? Anumang uring tukso yan, ikaw na nakikinig ngayon. May mga tukso sa buhay na dumadating sa iyo na hindi mo kayang i-overcome. Dumipende ka kay Lord. Unless God comes into your life, eh hindi mo kaya talaga mag-isa. Amen? Last but not the least, mararanasan natin ang katapatan ng Diyos when we mess up. When we mess up, sabi sa first, sa unang Juan chapter 1 verse 9, yung 1 John 1:9, if we confess, sabi riyan, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat Siya'y matuwid. Amen? Praise the Lord! So anuman ang ating mga ginagawa, anuman mga naisip natin na hindi tama, mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Tapat ang Diyos na patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung kilala mo ang iyong sarili, mga kapatid, at alam mo kung gaano kagulo ang buhay mo dahil sa kagagawan mo, ito ang panahon. This is the right time. Not tomorrow. Not any other day. But right now. Kapatid, lumapit ka sa ating Diyos. Siya'y matapat. At hindi Siya mapapagod sa pagpapatawad sa iyo, sa atin, maging sa akin. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! In closing, mga kapatid, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, unang Korinto, babasahin ko sa Tagalog, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Huwag tayong matinag. Bakit? Maging masipag daw tayong lahat. Maging masipag kayo palagi, 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 ang salita ng Lord. Masipag saan? Masipag sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Praise the Lord! To say that God is always faithful is to say that God is committed to you, to me, and to every one of us. So He is steadfastly devoted to you. Hindi hopelessly, ha? But steadfastly devoted to you. Steadfastly devoted to you. Yun, mga kapatid. And He will bless you. He will heal you. He will protect you. He will provide for all of your needs. Amen? Praise the Lord. Tayo'y tumayo. Maging kayo dyan. Sa inyo mga kinalalagyan, kinauupuan. Yung iba siguro nasa kusina. Yung iba siguro kumakain, pero ganun pa man, sama-sama tayo together para sambahin muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you.
birthday ngayon, kaya meron tayong Holy Communion. At bawat isa sa atin, kayo na nasa inyong mga tahanan, kung kaya rin lang ninyo, ihanda nyo yung mga elemento na ginagamit natin sa ating Holy Communion. Siyasatin natin ang ating mga sarili sa oras na ito. At kung alam natin na tayo may kasalanan pang hindi natin kinonfess kay Lord, this is the time to ask for forgiveness. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinto chapter 11 verses 27 to 29, kaya't marapat na siyasatin natin ang ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom ng juice upang hindi tayo hatulan ng Panginoon. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga unconfessed namin sin sa oras na ito, Lord, we open up to you, O God. Alam niyo lahat, walang natatago sa inyo. Kaya anumang mga kasalanan na gawa namin sa isip, salita at sa gawa, sa jaman o hindi, hayag man o sa sekreto, sa oras na ito, humihingi kami ng kapatawaran upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, na tumanggap ng lahat ng elemento ng Holy Communion at hindi nyo kami hahatulan. Marami pong salamat. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoon ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ang ating mga tinapay. At ito, nagpasalamat ang ating Panginoon pagkatapos niya dinampot ang tinapay at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahando ko para sa inyo. Kainin niyo ito bilang tanda ng aking buhay. Let us pray. Salamat po dahil simbolo ng tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo na binayubay sa krus ng Kalbaryo upang magsilbing kabayaran ng lahat ng aming pagkakasala. Sa aming pagkain, Panginoon, paalala niyo sa amin na ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At bahagi kami sa iisang katawan
ng aming Panginoong Hesukristo na muli niyang babalikan. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami, ingatan ang aming katawan bilang iyong templo. In Jesus' name, sa aming pagkain ito, O Diyos, ng sabay-sabay, anumang sakit, karamdaman, taglay ng aming mga katawan ay iyong pagagalingin, Panginoon, because by your stripes, we are healed. Sama-sama natin kainin. Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang kopa o ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang aking dugo na inihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang alaala ng aking pagkabayubay sa krus." Hallelujah. Let's pray. Panginoon, salamat ng marami alinsunod po sa sinasabi ng iyong salita. Purihin ang Panginoon. Alinsunod po sa sinasabi ng iyong salita, kami po ngayon ay nagsasalo-salo ng banal na hapunan. Simbolo ng Diyos na ito, ang dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin ang lahat ng aming kasalanan. Sa aming pag-inom ng Diyos na ito, O Diyos, tulungan mo kami na pangalagahan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa mga latay na tinamo niya, Panginoon, ay pinagaling niyo na kami at sa pamagitan ng iyong dugo, pinatawad kami sa lahat ng aming pagkakasala. Sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah. Alinsunod sa utos na ibinigay niyo sa mga alagad, kami po ay nagsalo-salo ng banal na hapunan upang gunitain hindi lamang ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, kundi upang ipahayag na muli kang babalik upang sunduin ang bawat isa sa amin at isama sa iyong kaharian. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo kami na kaming lahat ay mamuhay nang may pagkakaisa at nagkakasama, Panginoon, sa pagtatapad at sa pagdilingkod sa iyo. Thank you, Lord. I-bless nyo ang bawat isa na nakilahog, Panginoon, at na kasama sa Holy Communion. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless your people. At ngayon, bago tayo humiwalay, tanggapin ninyo ang benediction. Hallelujah. The Lord God bless you and keep you. The Lord God make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance to you and give you His shalom. He gives you your peace. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord.